Magandang araw mga kabady, mga kaibigan, mga kapatid, mga katropa. Ngayon, business minded na tayo. So, together with my troops. Kita kayo, troops. Ito yung rapper, ito yung kapatid ko. Mga super saiyan yan sila. Ipapakita ko sa inyo ngayon yung paano kumita from container galon hanggang sa sinisilt mo sila sa gin tsaka sa 1.5. So ito yung finished product. Kita ko sa inyo. Finished product. Ito yung 1.5 ko. Ito yung Coco. Binibenta ko dito ng 110 pesos. So ito naman yung finished product ng gin. Ito niya, sealed yan sila. So ito na guys yung video. Demo yan. Demo ko yan. Thank you. Welcome back to my channel, Rangers Surilla TV. It's been 2 months bago tayo nakagawa ng video. So ngayon, check natin ngayon yung mantika income, mantika product ko na siguradong kikita ka. Walang labis, walang kulang at hindi pa nabubulok agad. Diba? So, check natin ngayon. Tuturuan ko ngayon para paano mag gumawa ng sealed gin sa 1.5. So, let's get it on. Manood lang tayo. Banat! Sinisigurado ko sa inyo itong mga bote ngayon na inaayos ko. Malilinis po yan. Tumahan po yan ng matinding proseso. Okay? So, yan. Piniprepare ko lahat yung gagawin ko. For your information po, yung bote na pinili ko is napaka mahal kasi 2 piso yan. Marumi pa yon, binili ko yon. So talagang maproseso ito kasi kailangan natin na ready siya, malinis at syempre malayo tayo sa sakit. So 2 piso, tapos na rent pa ako ng tao para maglinis again. So 2 piso yon. So 4 pesos ang kinuhunan ko dito. Shoutout nga pala sa mga tropa kong hindi ako iniwan kahit sa usaping pang-military at ngayon sa pang-business. Maraming salamat sa patuloy na panunod ng aking mga videos at sa mga newcomers, sa mga new subscribers. Welcome na welcome na welcome kayo dito sa Rangers Surilla TV. At ngayon alam ko kaya kayo narito dahil negosyante kayo. So gusto nyo malaman kung magkano at atat na kayo. Alam ko yan kasi ganyan rin ako. Pag meron akong gustong inegosyo, talagang nag-YouTube ako, nanonood ako kung paano. At ngayon naman, isi-share ko sa inyo itong mga natutunan ko. Ito yung mga Hokage moves. So ngayon, panumanood lang tayo, continue habang ako seryoso na nagsasali ng mantika. Dahil yan yun naman, halos hindi ako salita kasi yung laway natin, di ba? Alam nyo mga kabady, you know, bakit ko sinasali nito sa gin or sa 1.5? Isa lang naman eh, sa mas kikita ka kapag sinalin mo. Kasi sa container lang, kikita ka lang ng mga sakto 50 pesos lang or 50 to 80 pesos. Pero dito sa pagsalin ko na to is 200 to 300 pesos per container ito. So, dito naman is maraming customers kasi alam natin na volume ang customers pag sa palengke ka. At meron pa kaming mga online buyers. So, the best talaga pag isinalin mo ito. Okay, so for sa container naman po natin, sa isang container na hagawa po tayo ng 53 bottles of gin. So, kayo na mag-compute-compute kasi depende yan kung magkano ang benta mo sa market. Dahil ako naman kasi is presyong pangmasa lang para tumami yung ating customer. Yun naman po talaga ang importante. Huwag pong kalimutan mag-subscribe. Mag-subscribe po tayo. Ano naman umangat naman ang mga pobreng kagaya ko?
At ito na, malapit nang matapos ang pagsalin ko. Kitang-kita nyo naman. Yan pala, example pa lang yan. Okay? So, bibili po ako ng bote online. Ngayon at ngayon, sisimulan na natin ang pagkakabit ng shield. So, part po ng ating punan, yung shield. So, based sa minention ko kanina, yung 4 na pesos sa bote pa lang yun at plus shield na ito, mag-a-add tayo ng kapital. So, ang puhunan po dito is muna lang naman kasi nabibili ito by kilo at napakamura. Na-avail to sa Shopee at pwede rin sa yung maliliit na tindahan like ang stall sa Divisoria or sa Divisoria Mall. So, mura lang po ito doon. So, pati sa nakikita nyo, tayo na naman po ay seryoso. Seryoso tayo. At nakikita nyo ngayon, kailangan yung mga caps o yung mga takip, kailangan mo po walang sira o walang crack. So, bago ko makalimutan pala, yung cap po natin, okay, 5 kilo rin po yan. Bilili ko yan ng 5 kilo. So, kung iyong i-compute lahat, bote 4 pesos, plus cap, sabihin na natin 1 peso, plus yung sealed 1 peso, so 6 pesos na yung capital mo. Okay, so, i-check ngayon. So, ang bote at saka cap ay dapat walang crack, walang basag, walang kahit na anong mga inconvenience. So, bagay-bagay, di ba? Kasi masisilat ang ating mga customers dito. Lalo na yung customers natin na kailangan bumabalik-balik sa atin, di ba? Hindi lang yung pang one time lang. Kailangan continuous yung pamimili na dito sa atin. Hindi tayo yung negosyante. So, ayaw natin na mabawasan yung mga customer dahil lang sa mga maliit na bagay. So, kailangan sipatin mabuti yung bote, yung takip, yung shield, lahat yan, sipatin mo. Okay, parang nag-i-snipe ka lang ng kalaban. So, yan na. Marapin na tayo at ako'y concentrate na naman. Napakataas ng presyo ng mantika, nasa 1,100. Pero ngayon nasa baba pa na talaga at affordable na. Nakukuha ko na ito dun sa direct supplier ko ng 1,040 hanggang 1,070. So malaki talaga ang pagbabago simula noon at ngayon. Heto na nga, gamit ang ating caliber baril. Yan ang baril natin ngayon. Yan yung pati-sealed. Napaka-easy lang, ikot-ikot ng bote, konting init. Okay, so, pag binili nyo online itong gamit kong baril, nasa 800 lang to. Ito yung bili ko. So, ewan ko lang kung magkano to doon sa mga hardware. Matamura kayo doon. So, yan, konting ikot-ikot lang, napakabilis lang. At kung dati itong baril ang bukotok, hawak natin. Ngayon naman, init lang ang kailangan. Yeah. Ang sikreto sa buhay is paano kumita ng hindi nakakita ng dugo. So yan. Yan po ang demo ko sa inyo ngayon. So lahat ng mga prepare ko, yan may mayroon na yung order. So automatic yan, araw-araw meron tayong 10,000 kasi meron tayong regular ng mga customer online. At iba pa yung mga bumibili mismo sa pwesto. So, hindi ka magsisisi dito. Alam nyo na, kung ano ang sasabihin nyo, i-comments lang down below. Okay? So, mga katanungan mo, sasagutin natin isa-isa yan. Dahil, sharing is caring. Diba? So, yan na, malapit nang matapos. Okay. Okay, ngayon, before po magtatapos ang videos na to, huwag kalimutan mag-subscribe. Huwag kalimutan i-share ang ating videos sa mga kasosyo natin dyan from Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga aspiring applicants military. Mabuhay po kayo at continue lang ang ating pangarap. Hasta la vista mga pre!
comments lang. Bye!